Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po, magandang hapon po sa ating lahat. At pasalamat eh sa Panginoon. Dito umulan kunti sa ating sa Metro Manila. And we thank the Lord for the rain. And we pray na ihinto ito kasi I will at 6 p.m. I will proceed to the airport for my flight to Puerto Princesa sa Palawan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for the rain. Thank you so much for this privilege. We can continue to serve you and to meditate on your word. As you have said that two or three gathered in your name, you will be in the midst of them. Loving Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, bless this program for the that it will bring glory to your mighty name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Luke. Glory to you. Then some Sadducees who say that people will not rise from death come to Jesus and said, Teacher, Moses wrote this law for us. If a man dies and leaves a wife, but no children, that man's brother must marry the widow, so that they can have children, will be considered the dead man's children. Once there were seven brothers. The oldest got married and died without having children. Then the second one married the woman. And then the third, the same thing happened to all seven. They died without having children. Last of all, the woman died. Now on the day when the dead rise to life, whose wife will she be? All seven of them had married here. Jesus answered them, The man and woman of this age marry, but the men and women who are worthy to rise from death and live in the age to come will not then marry. They will be like angels and cannot die. They are the children of God because they have risen from death. And Moses clearly proves that the dead are raised to life in the passage about the burning bush. He speak to the Lord as the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac and the God of Jacob. He is the God of the living, not of the dead, for to him all are alive. Some of the teachers of the law spoke up, A good answer, teacher, for they did not dare ask him any more a question. Brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. No murag unao-nao na to natay usa pinaka number one karon no nga atong bisita Sharon Grafil mayong hapon also si Sir Jumilin from Hong Kong magandang hapon po sa atin dito naman sa YouTube ng mga viewers magandang hapon po so mayroon tayong tatlong kamera. Isa sa aking personal page, isa sa ministry page, isa sa YouTube. So, bali tatlo itong kamera, brothers and sisters. So, sometimes, magbabanggit ako ng tao na wala sa kabila, pero nandoon sa kabila. So, murag, sa Bisaya, paluod kaayo ba ang balaod sa Old Testament? Kaya imagine ka, kung nakay igsuon nga maminyo, imong magulang, maminyo siya, o babae, o niya, mamatay siya nga walay anak, ang balaod sa Old Testament, responsibilidad sa manghod nga iyang pangasawon ang unang igso, ang asawa sa iyang magulang para manganak ug mga anak para sa iyang igsoon. No? So, Brother Arel, magandang hapon po. Nag-live muna ako bago ako alis pa airport. Mga 6 to 6:30 ako alis going to Terminal 3 kasi ang aking departure is 8:45. So makarating ako mga 10.
sa puerto, and then makapunta sa guest house mga 11:30, and then gising naman ng 3 a.m. para sasakay ng van for Brooks Point, Palawan. So parang nakakadiri, no? Bakit ganon ang batas noon na pagmamatay ang panganay mong kapatid, responsibilidad mo ang pag-asawa sa asawa niya kung hindi pa sila nagkaanak, di ba? And mayroong story na pinipresent sa mga Sadusi kay Jesus na mayroong 7 magkapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay, namatay, hindi nabigyang anak ang kanyang asawa, so inasawa naman sa pangalawa, namatay rin, hindi nabigyang anak. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, hindi nabigyan ng anak. So, pang-pito, inasawa sa pinakabunso, hindi pa nabigyan ng anak, namatay ang pito, at namatay rin ang babae. Ang tanong, sa muling pagkabuhay, kaninong asawa ang babae? Whose wife is the woman? At ang sagot ni Jesus na hindi na, kasi in that new world, no, sa bagong mundo, in the heavens and the earth, kung saan tayo, mga kapatid, titira, wala nang in love doon. Kasi nakita ninyo dito sa mundo, ang number one na nagbigay ng gulo yung mga in love, no, magkatulpuhan, punta kay tulpo. So ang number one talagang nagbigay ng stress sa mga tao dito, yung in love, ha? Ma-in love ka, no, ma-stress ka. So hindi gusto ang Panginoon na yung klaseng mga feeling dadalhin natin sa langit, kasi magkagulo na naman ang langit. So yung mga feeling na in love ka, dito lang yun sa mundo. Kaya Jesus make it clear na we will be like angels in heaven, na no marry anymore, wag nang mag-asawa, kasi ang nagdala ng gulo sa mundo dito is yung mga pag-ibig, eh, no? Pag-ibig na walang klaro. Ngayon sa maganda pa ang mukha, grabe, giagak-agak yun sa gwapa pa, sa nag-edad pa, Sister Jean Manilag, o mga 16 to 25 ang uyab, grabe kay Kapinanga. Pero karon senior citizen na, wala na. Pasagdahan na lang ka nga, maglakaw-lakaw. Luoy kayo, di ba? Pero sa una, sa nag-edad pa, sweet 16, 17, no, lahat na mga I miss you, I love you, nagliliparan, no? Ngayon na senior citizen na, mga plato, mga luwag na ang nagliliparan, di ba? Mga utensils na ang nagliliparan. So, sometimes, no, this kind of, if we are not matured enough to accept, no? Thank you, Brother Ariel, to accept what is the reality of the life of our life. Mag-struggle talaga tayo. Dapat tanggapin natin kung senior citizen na tayo, na yun na rin ating panahon, senior citizen na tayo, mga brothers and sisters, hindi na tayo mag-in love. Kasi alam niyo, yung ma-in-love ka na matanda ka, na kawawa ka, no? So kaya para sa mga matanda, ang pinakamagandang gawin is to serve the Lord, no? Panalangin, prepare ourselves for our final encounter with God. Kasi kung may edad ka na, mag-in love ka pa, masaktan ka lang, no? Masaktan ka lang, mga kapatid, kasi kung babae ka, maganda ang buhay mo, pagkatapos sa kasal, no? Kawawa ka, Sister Duhat ka dati. Kung senior citizen ka na din, mag-in love ka pa. Kaya kung ma-feel mo na parang na-in-love ka, no? Mag-busy ka sa ministry, no, or hindi, magawa ka ng mga bagay-bagay na doon ma-divert ang atensyon mo. Lalo na kung senior citizen ka na, byuda na, byudo na, huwag na tayong magpadala sa in love, kasi ano na yun, that is already a dangerous, mga kapatid, no? When we are already a senior citizen, single, byuda, magpa-in love ka, that is a very dangerous to you. That is a very dangerous to your health. Kasi ikaw rin talaga ang masaktan, no? Lalo na kung mga lalaki ambisyoso, mag-in love ka sa mga bata,
that is a very disadvantage, no? Not very reasonable, very bad, mga brothers and sisters. Kaya dito, sabi ng Panginoon, clearly speaking, na wala ng pag-asawahan, pag-inlaban doon sa new heaven and the new earth. We do not know what it is all about, pero yun ang binitiwan ni Jesus na salita. Kaya ngayon, dapat kung mayroon kang life partner binigay sa Panginoon, dapat palagi kang close with the Lord para yung mga bad na mga thinking, bad thinking, hindi siyang maghari sa ating isip. No? Kasi yun ang magdala ng gulo sa ating buhay. So dito, sa ating ebanghelyo, napakaganda. Ngayon, punta tayo sa Book of Genesis. Now, kaina, na-discovery natin in our learning ang mga suffering ni Jacob. Ang ibig sabihin pala sa ating buhay, kahit na pinili tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng personal encounter with God, hindi pala tayo exempted sa mga problema. Even though we are chosen by God for a particular mission in life, like Jacob, chosen by God to continue the plan of redemption, that through his descendant, the plan of redemption would be realized. So, even though we are called by God to a particular mission, we are not exempted of problems in our lives. Like what happened to Jacob. Tuwang-tuwa siya kasi sa Genesis chapter 33, na-reconcile na siya sa kanyang kuya at nakauwi na siya sa kanyang birthplace. Sino namang hindi matutuwa? And then umuwi ka na dala-dala mo ang kayamanan. You are blessed na blessed sa Panginoon. Ngunit nakita natin pagdating sa chapter 35, ang pinakamalaking problema dumating sa buhay ni Jacob, yung experiencing suffering, no? Sorry mga brothers and sisters sa ating internet, no? Sana basbasan itong baka itong internet natin na converges, hindi pa ito katoliko, hindi pa ito nabinyagan, mga brothers and sisters. So sikan is while Jacob nandiyan siya sa pinaka crisis sa kanyang buhay na magika only daughter, no, pinagsamantalahan, rinirip. So masakit 'yon sa isang tatay. So of course nandiyan siya, very down siya, yung down na talaga siya. Nangyari pa ang revenge, no, ang pagganti sa kanyang mga anak na pinatay ang mga buong pamilya sa lalaki na nag-rape sa kanyang anak. So nag-worry si Jacob kasi ang kanyang point, pinatawag niya ang kanyang mga anak na baka magkakaisa ang lahat ng mga tao dito, then atakihin tayo, patay tayong lahat. So Jacob worried so much, nakaka-stress ang kanyang mga iniisip na hindi maganda, but the Lord appeared to him and gives him inspiration and encouragement in chapter 35 of Genesis. Ngayon, pagdating natin dito, after sa kanilang encounter with God in Genesis chapter 35, ang pinakamahal niyang asawa, Rachel, died, namatay sa panganganak kay Jose. So another pain. Anak niyang babae, pinagsamantalahan, rinirape, gumanti ang kanyang mga anak, no, pinatay ang lahat ng mga lalaki sa tribo na sa pamilya, sa tribo na sa tao na nag-rape kay Dina ng kanyang anak. So after that, the Lord gives him the encouragement, consolation through a vision, but after the vision, Rachel died. Namatay si Rachel, ang kaniyang helper na si Bilha na nagiging concubine ni Jacob, puyo-puyo, no, sa ato pakaron kabit. Kasi dahil kay Rachel, binigay ni Rachel si Bilha para magkaanak para sa kanya. So hindi ito ang pagkaroon ni Jacob ng maraming asawa, hindi ito kaniyang kagustuhan. Kasi unang-una, mga brothers and sisters, yung gusto siya mag-asawa,
si Rizia lang. Kaya nagtrabaho siya ng 7 years sa tatay ni Rizia na kanyang amo para maasawa niya. Pero after 7 years, no, sa honeymoon ang binigay sa kanyang father-in-law si Leah ang panganay ng kapatid ni Rizel. So nag-insist si Jacob na dapat maasawa niya si Rizel ang kaniyang father-in-law nag-offer na naman ng another 7 years of service. So sa dalawa niyang asawa, Rizel and Leah, 14 years of service to his father-in-law. Grabe ang tagal. So makita natin diyan ang tinatawag totoong pag-ibig. Na kung talagang mahal mo ang tao, talagang mahal mo ang babae, ipaglaban mo at handa kang magsakripisyo. Okay? So yun ang nakita natin kay Jacob. And then, yung nakita ni Rachel na hindi siya nagkaanak, si Leah nagkaanak ng 6, ang ginawa niya, binigay niya sa kay Jacob, sa kanila kay Jacob. So ang nag-initiate, ang naggumawa ng effort para magkaroon si Jacob ng 4 na asawa, hindi si Jacob. No? Ang si Rizel nag-effort na ipasawa ang kanyang helper para magkaanak para sa kanila. And then si Leah naman na nag-effort rin na ipasawa ang kanyang helper para magkaroon ng anak para sa kanya. So nagiging 4 ang asawa ni Jacob, hindi kaniyang kagustuhan, but it was his father-in-law's fault and his 2 wives' fault. No? Hindi niya kagustuhan. So sino naman ring husband, no, na magtanggi, no, Sister Jackie, mga kapatid, Brother Harry, na mismo ang asawa mo magsabi na sipingan mo yung helper na bata pa, di ba? Oh. In Genesis chapter 29. Sino namang tatanggi kung ako ang husband? Lalo na kay Jacob, kahit na si Jacob man of God, pero hindi niya natanggihan. Yung inoper ni Bilha ni Raquel si Bilha, ang kanilang katulong. Okay? Yung inoper naman ni Leah ang kanilang katulong, hindi naman nakatanggi si Jacob. Kaya mayroong kasabihan, kung gusto kang hindi matukso, kung gusto kang makaiwas sa temptation, huwag niyo itong kalimutan, lalaki o babae na nandito ngayon nakikinig. Mayroong kasabihan na, if you want to persevere in the faith at hindi ka mahulog sa tukso, mayroong kasabihan na, do not put yourself in a place where you cannot see no. Anong Bisaya niyan? Anong Tagalog niyan? Do not put yourself in a place where you cannot see no. No, huwag mong ilagay ang sarili mo sa lugar na hindi muna kayang tanggihan ang isang tukso. So, sa Bisaya pa, ayaw ibutang ang imong kaugalingon sa dapit nga dili na ka makapamalibad. Muna, bitaw sa mga pari, naagi na yung mga protocol. Dapat you have to sleep in your room alone. Tayo na naglingkod sa Panginoon. No, we must always observe protocol. Okay? Do not put yourself. No, Brother Berbito Pormentira, si Brother J.R. Plumida, mayroon po dito usang, muli kayo man ko nga, naamong ko ikasokol, kanang mga istorya ba nga, mga tinawhan nun, dalang iyaga-iyaga, na kay ikasokol, na kay asawa, na kay mga anak, guba imong pamilya. Oo. Nalagi ka niya hinagiban na kay wipon ikasukol. But in exchange of your family, your wife, your children. So bisan pag na kay ikasukol, no? Bisag na kay hinagiban diha, ayaw palihu kang imong hinagiban, no? Kay ang kanang gihatag sa Ginoong hinagiban, gamita na to the right person. Kanang imong 45, gamita na to the right person. Do not use it to anyone. Because the things that sexual organ given to us by God, if we will use it to a wrong person, we will be destroying people's life. And the last to be destroyed is our life. Mabita na ang sexual organ sa tao,
gitaguan gyud sa Ginoo sa iyang paghimo sa tao sa Genesis chapter 2 verse 7 when he formed man, he put our sexual organ in a very safe place, no? Wala gibutang sa kamot. Kay kung gibutang sa kamot, pag appear buros dayon, di ba? Pag appear pang buros dayon, so gibutang siya sa safety nga dapit, no? Now karon ang nahitabo si Rubin nakahimo og illegal relationship kay Bilha. So si Bilha babae sa iyang tatay, no, concubinage, no, babae. Nagkarelasyon si Rubin sa Genesis chapter 35 verse 36, no? Nagkarelasyon sila. And of course, brothers and sisters, malaking kasalanan. Kasi imagine ka, that is a woman of your tatay. Ngayon, tinatawag siya na karelasyon sa tatay mo, ginalaw mo. So si Rubin, grabe ang kanyang nagawang immorality, no? Pakikipagrelasyon sa babae sa kabit ng iyong sariling tatay is an animal act, no? Trabahos mananap, mga igsoon. So grabe ang sala ni Rubin. So this is another pain para kay Jacob, no? Namatay si Raquel, then si Dina nasira ang buhay, no? And then ngayon ang kanya ng mga anak nakikipagrelasyon sa babaeng kaniyang karelasyon, si Bilha. So very painful to Jacob. And the last thing very painful is Isaac in chapter 35 died. So namatay din ang kaniyang tatay. So by this, brothers and sisters, God allowed these circumstances to happen para ma-realize natin na walang exempted, no, ang buhay sa mundong ito. Even how successful you are, nakauwi ka na sa iyong sa iyong sariling tahanan, in your own birthplace, nagka-reconcile na kayo sa iyong pamilya, but the problem is always there. Bantayan natin yan. Managingon nga, sa atong pagkahimugso ning kalibutan na, gikaluhaan na tangdaan sa atong suliran. So in chapter 37, no, tingnan natin ang leksyon dito sa about the story of the children of Jacob. So yung in chapter 36, it recalls about the descendant of Esau, yung kapatid ni Jacob. So si Jacob ngayon, mayroon siyang sariling family line, yung 12 tribes, while it recalls in chapter 36, the children of Esau. In Genesis chapter 37, it records about the children of Jacob. So tingnan natin ang mga lesson na makuha natin galing dito sa family ni Jacob. Let us now, Sister Asuncion, good afternoon po. Let us now learn some lesson from the family of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flock with his brothers, the sons of Bilha and sons of Zilpah, his father's wives. He brought their father a bad report about them. So kini si Jose, ito si Joseph. Ang kaniyang mga kapatid, nag-alaga sa mga alaga, siya'y tigtabi sa Bisaya pa, siya'y tigtabi ngadto sa mga binuhatan sa iyang igsoon. Ibig sabihin si Joseph Amaritis, no? Ano yung mga pangyayari doon sa kanilang pag-alaga sa thousands of flock ni Jacob, sa kaniyang mga anak na sampo sila? Joseph is the reporter. So si Joseph ang tigbalita. So sabi sa Biblia sa chapter 37 na, now Israel loved Joseph more than any of his sons. Nganong na paborito man ni, bakit nagiging favorite ni Jacob si Joseph? No? Directly speaking,
favorite kay Sip-Sip man. Sip-Sip ba? Oh. Sino yung taong Sip-Sip sa atin, sa ating mga magulang, siyang magiging paborito. No? Yun, a Sip-Sip si Joseph. No? So, hindi maganda Sip-Sip. It will destroy relationship. Ito ang nangyari sa relationship ni Joseph at sa kanyang mga kapatid in Genesis chapter 37. So, Israel, so bakit si Jacob, tinawag na ditong Israel? Kasi ang kanyang pangalan, iniba na from in Genesis 32, 28, hindi na Jacob Israel because he will be the father of many nations. So, now Israel loved Joseph more than any of his brother's sons because he had been born of him in his old age and he made a richly ornamented robe for him. So ang nangyari, kasi hindi lang si Joseph medyo may pagka sip-sip, no? Joseph born in the old age, ibig sabihin na isinilang silang matanda na. Kaya nga itong mga bunso, mga kapatid, kasi Joseph is second to the last. Benjamin is the youngest. Joseph is the second to the last. Ito si Benjamin at Joseph, mga anak ito na ni Rachel, Rachel. Lalo na namatay si Rachel, si Rachel na sa pag-anak kay Benjamin, mas lalong love mo yung bata na namatay na ang kanyang nanay. Kasi ang pagmamahal mo, supposed to be sa kanyang nanay, doon mo malagay sa bibi na kanyang iniwan. So ito naman si Joseph, maliit pa, no? Nagiging si Canto Dallas, siya ang tagapagdala ng bad news. Nagbinta ang mga anak ni Jacob, nagbinta ng mga baka, kalabaw, kasi pang sideline, mga ganon. Si Joseph ang palaging nagre-report. So dahil nagre-report palagi si Joseph, ikaw ang paborito. Eh, di ba? So kasi paborito, anong ginawa ni Jacob? And Jacob he had been born of his old age and he made a richly ornamented robe for him. So, gumawa si Jacob kasi noon, wala pa mga factory sa mga damit. Gumawa siya yung abaka. Gumawa siya ng magandang damit ni Joseph. Pinagtiyagaan niya, sinakripusyuhan siya. Kaya mas lalong nagsilos ang kanyang mga kapatid. No? Nagsilos ang kanyang mga kapatid. Kasi, gumawa siya ng damit exclusive kay Joseph. So ito naman, hindi naman ito magandang ugali. Dapat, kung tatay ka, kung anong ginawa mo sa isang anak mo, gawin mo yon sa lahat. Diba? Bakit gumawa ka ng isang damit na para lang sa isang anak? So kaya tayong mga parents na nandito ngayon, hindi maganda na magpakita tayo sa ating ibang mga anak na mayroon tayong paboritong anak. Dapat, yung tukso na yon dapat i-overcome natin yan. Kahit na yung ibang mga anak natin, tulad dito, 12 ka anak, pang 13 si Dina, babae. So mayroon siya pinakapaborito isa. If you're a parent and you have a favorite children, one, that is not bad. Bakit ito isinulat ang story na ito? Para we can learn from their trouble, crisis of relationship as brothers, we can learn many things. So being emeritus, you report bad news to your parents, your tatay against your brother, that is very bad. It will destroy relationship. Diba? Another one, dahil sa kasip, Joseph is the one reporting to Jacob, so napamahal niya si Joseph. Diba? Excited tayo mga kapatid kung napapunta na, papasok na sa ating bahay ang maritis. Ano naman kayo ang mga balita? Ano naman ngayon ang mga update, di ba? So kaya si Jacob, excited siyang mag-usap palagi kay Joseph kasi mayroong mga news. Okay naman kung good news, bad news. So tayo mga kapatid, dapat ang atin, good news ang ating i-report. Kasi pag good news, it will heal. No? Joseph had a dream and when he told it to his brothers, they hated all the more. He said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field where suddenly my sheep rose up and stood up
right while your sheep gathered around mine and bowed down it to me. So nag-harvest daw sila ng mga palay. At yung mga palay na kanyang itinali, no, habang doon sa farm, biglang tumayo. At yung mga palay na hinarvest sa kanyang mga kapatid na tinali rin din nila, tumayo din at nag-bow down sa kanyang palay na tinali niya, nag-bow down, no? So, mas lalo nagalit ang kanyang mga kapatid. Anong ibig mong sabihin sa panaginip mo na magiging hari ka sa amin? So, mas lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Hindi lang nagalit ang kanyang kapatid dahil sip-sip siya, palaging nag-report, no? O dahil paborito siya sa kanilang tatay, no? Paborito, kaya medyo, kung ikaw naman ang nasa mga kapatid ni Joseph para masaktan ka, kami pa ang nagtrabaho. Kami pa ang patay-patay sa trabaho. Yung aming kapatid na tagapag-report lang, maganda ang buhay, ginawaan pa ng magandang damit, of course, lalabas talaga ang jealous. So kaya as parent, wag natin yang gawin. Kaya isinulat ito sa Biblia. Ano sinabi sa Bible? Sa Romans chapter 14 verse 5, ganito ang sinasabi. What is the purpose of this? Romans chapter 14 verse 5. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito na, Romans chapter 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scripture, we might have hope. So ano daw yung isinulat sa Biblia? What is written in the past is for our instruction. Diba? So napakaganda. So isinulat ito para maka-learn tayo. So itong isang brother na maritis ka, na nagre-report ka ng mga bad news against your brother, no? Siguraduhin mong totoo. O kung nag-report ka man ng bad news, i-ano mo ang mga parents mo na mag-report ako, tayo ng mga news about sa mga brothers ko, pero suriin muna natin, no? I-pray natin, huwag tayong magalit. Okay? Hindi yung mag-report ng bad news para magalit ang ating parents sa ating mga brother at tayo ang magiging paborito. Yung mayroong malicious motive, I will always report bad news para ako ang magiging superman, superwoman sa pamilya. That is very bad. Ito ang nangyari sa kanilang magkakapatid, no? And then Joseph dream have another dream. He said, I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me. When he told this to his father as well as the brothers, he rebuked him and said, This dream. What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his fathers keep the matter in mind. So ito, brothers and sisters, ang mga silos-silos. No, na I dream, sabi ni Joseph, I dream na ang araw at saka ang buwan at ang 11 stars nag-bow down sa akin. So sinabi niya sa kaniyang mga kapatid na mga na 11, pati sa kaniyang tatay. Kung sabi ng tatay, iinto mo yung panaginip mo, Joseph. Hindi yun makadala ng kabutihan sa relationship ninyo magkapatid. Anong ibig mong sabihin na nag-bow down ang araw, pati ang buwan, pati ang 11 stars, nag-bow down sa iyo? Ibig mong sabihin na kami, ang mama mo at ako at ang mga kapatid mo, magiging alipin mo and you will be the king? You stop talking that dream. So, sinabihan niya. So, palaging galit ang mga kapatid ni Joseph in Genesis chapter 27 dahil sa kaniyang panaginip, at hindi lang sa panaginip, paborito sa kanilang tatay. Kaya one time, they are herding the flock sa kanilang mga alaga sa malayong lugar, doon sa Sikkim. Sabi ni Jacob, Joseph,
puntahan mo ang mga kapatid mo. Baka sabi, puntahan mo ang mga kapatid mo. Magmaritis ka naman doon ha. Tingnan mo kung anong ginawa nila. So hindi na, sa Biblia, hindi naman sinabi ang magmaritis. Pero puntahan mo ulit ang mga kapatid mo. Para sa kanya, para makarinig siya kung dumami ba ang mga tupa, mga kambing, mga baka, para magbigay ng news si Joseph. Wala pa man yung text noon, wala pang mga video na videohan lang natin, makita natin. So sabi niya, puntahan mo. So pumunta si Joseph. Pagdating niya sa Shechem, wala doon. Sabi ng mga tao, nandoon sa Dutam, so another place, malayo. So pumunta si Joseph doon. Yung nakita sa kanyang mga kapatid, sabi ng kanyang mga kapatid, nandito na ang dreamer, si Joseph the dreamer. So anong gawin natin? Patayin natin to. Tingnan natin kung matupad ba ang kanyang mga panaginip. So nag-usap-usap sila. Patayin natin. So tingnan natin itong dreamer na to. Anong ibig niya sabihin? Magiging hari siya, tayo magiging alipin niya. Bakit yung mga dream-dream niya, ang mga hinarbis nating mga palay, ang kanya tumayo, ang ating tinali na mga palay ay nag-bow down sa kanyang palay. Anong ibig sabihin niya? Yung sabi niya na pati araw at buwan at ang labing isa na bituin nag-bow down sa kanya. Sinong ibig sabihin niya niyan? Natural tayo, ang ating tatay at sinanay at ang ating itayo nang mag-bow down sa kanya. Patayin natin siya. So ngayon alam niyo mga kapatid, yung nag-caucus na patayin nila, si Rubin nagmakaawa. Huwag lang ninyong patayin. No? Huwag niyong patawin kasi kapatid natin yan. No? Kung ma-remember natin, si Rubin ang nakaroon na nakagawa ng malaking kasalanan sa kanyang tatay by having a sexual relationship with Bilha in Genesis chapter 35 verse 22, di ba? So so napakasakit 'yon, no? Tingnan natin na ang lesson learned pala natin dito is that kung ang tao pala na nakagawa ng kasalanan, mga kapatid, siya ang daling maawa. Kasi tingnan natin yung ibang mga kapatid ni Joseph na mga feeling holy, hindi rin naawa kay Joseph. Ito si Rubin na nakakommit ng isang worst na kasalanan sa Genesis 35:22 na nagkaroon ng relasyon sa karelasyon ng kanyang tatay. Alam niyo mga kapatid, siya ang unang naawa. No? Naawa kay Joseph. And then here comes wag lang nating patayin. So linagay nila sa balon na walang tubig. Buti na lang ang balon walang tubig. So hindi siya namatay. Ngayon, sabi ni, mayroong dumaan ng mga negosyante, sabi nila na mas mabuti pa, ibinta na lang natin si Joseph na alipin sa Egypt kaysa patayin natin kasi kapatid man natin to, blood by blood, flesh by flesh. So they decided na ibinta si Joseph. So nabinta nila. Yung nabinta na, ano ang i-report natin sa kay Jacob, tatay nila? At silang lahat they agree, no? Together na magkatay sila ng kambing at ang damit ni Joseph ilagay doon sa dugo, patuyuin at ibigay nila sa kanilang tatay. So ang nangyari mga kapatid, my dear brothers and sisters, no? Nagkatay sila ng kambing, they immersed the cloth of Joseph and then pinatuyo, umuwi sila, pinakita nila ang damit ni Joseph. Sabi ni Jacob, kilala ko to, damit to sa aking anak, ako ang gumawa nito. And I know na kinain siya sa isang wild animals in the wilderness. Kaya Jacob mourned for the death of Joseph. So itong krimen na ito nakatago sa paningin ni Jacob, no? Hindi nalaman ni Jacob ang nasa isip ni Jacob na patay na ang kaniyang anak. So nabinta na si Joseph sa Egypt. Pero ano sinabi sa Biblia? Gidala si Joseph sa mga Ismailita ngadto sa Ehipto o gipalit siya ni Potipar, usa ka opisyal ni Paraon o kapitan sa mga gwardiya sa palasyo.
Apan ang Ginoo nag-uban kay Joseph og nagmoswagon siya dito, siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga ituhanon. Nakita ni Potipar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo og tungod ni ini, nagmalampuson kay si Jose sa tanan niyang mga buhaton. Ikaymot-an ni Potipar si Jose og ang iyang mga alagad kaniya bisan gihimo niyang pinialan si Jose sa iyang balay og sa tanan niyang kaptangan. So brothers and sisters, kahit na sa nangyari kay Joseph, no? Wala mang perfecto, no? Bago ako magtapos, there is no perfect. Makita natin ang pamilya ni Jacob pinili sa Panginoon, chosen by God. Pero ang dami pa lang mga problema, di ba? No? Ang dami pa lang mga problema. Mga away-away, no? Mga kahit anong mga bisyo, no? Mga secret business, pati ang mga anak ni Jacob gumagawa ng mga secret business na sila man talaga ang may-ari sana sa mga alaga na kanilang inaalagaan, brothers and sisters, pero magawa pa rin nila baka magbinta sila ng mga karniro o mga baka secretly, hindi alam sa kanilang tatay. So it is part of a family journey na even though chosen people by God, hindi exempted sa mga weaknesses, sa mga pagkakamali o sa mga human motives, no, malicious motives, ito ang nangyari. Kaya nga diyan natin makita na brothers and sisters na kahit na sa pagkakamali sa mga Israelita, hindi sila gini-give up sa Diyos na hindi na sila niya gawing chosen people, di ba? They remain as people of God, Israel, in spite sa kanilang mga pagkakamali. So at the same manner, dito din sa buhay ng mga patriarch, makita natin, brothers and sisters, na kahit na pinili sila sa Diyos na magpahayag sa kaniyang pag-ibig at pagmamahal, my dear brothers and sisters, mayroon pa rin tayong mga kahinaan, mga pagkakamali, pero ang pagpili sa Diyos ay hindi talaga nagbabago. Kaya sinasabi dito sa Romans chapter 11 verse 29 na God's choice Romans 11 verse 29. Sabi dito na for God's gift and His call are irrevocable. So kung tinawag niya si Jacob kahit na sa mga masama na pangyayari, no? Yung ginawa ni Reuben sa kaniyang babae, nakarelasyon na nagkaroon ng immorality sa Genesis chapter 35, no? Ang ginawa sa mga anak ni Jacob, no? Inatake nilang isang tribo, pinatay sa Genesis chapter 35. And in spite of that, brothers and sisters, God's gift and choice is irrevocable. So kaya dito natin maintindihan ang simbahang Katolika, na ang palaging accusation dahil sa mga Katoliko na mga makasalanan, iniwanan na sa Panginoon ang Katolika at nag-transfer na doon sa kanila, kaya nagtatag sila ng kanilang sariling sikta. Brothers and sisters, makita natin na God's love is unconditional. Na nabasa natin sa Book of Genesis chapter 15, ang kanyang unconditional love, He did not allow Abraham to pass by on the ceremonial animals because His love is unconditional. So dito rin makita natin, God will discipline us, God will guide us, like what happened to Jacob, na kahit na sa kanyang mga pagkukulang, pagkakamali sa kanyang mga anak, kasama ang kanyang mga anak, God's gifts and choice is irrevocable. Kaya we thank the Lord for this biblical truth. Sino talaga ang Diyos? Hindi siya hatag bawi. Kung pinili tayo niya, pipiliin niya tayo. Kung tayo man ay magkasala, disiplinahin niya tayo para magiging tayong tulad sa kanya na may totoong pag-ibig at pagmamahal. We are in the journey of we are in the journey to perfection. Walang perpekto. Pero sa awa ng Diyos, tulad sa buhay ni Jacob, God is still there na sa mga pangyayari na hindi na niya makontrol, tulad sa nabasa natin ngayon sa Genesis chapter 38,
God is always in control. No, nandiyan palagi ang Panginoon na kinokontrol niya ang lahat na pangyari, even beyond our control, because God, Jesus promised, I'll be with you always until the end of time. Kaya yung sinasabi na, maraming mga lasinggiro sa Katoliko, sa bungiro, hindi na yun sa Diyos, kay Satanas na yun. No, makita natin dito sa Biblia ang mga pagkakamali sa mga patriarka, sa mga anak ni Jacob, pero hindi sila binitiwan sa Diyos, because God's gift and call is irrevocable according to Romans chapter 11 verse 29. Kaya ngayon mga kapatid, aking tapusin aking live kasi I will proceed to the airport. Please continue to pray for me. And for God's anointing, as I share His word tomorrow, by the power of the Holy Spirit. Lord, as I end this talk, bless all my viewers. Keep them from harm and keep them from any accident, including their members of their family. Bless all of them, loving Father, as I depart from this place to proceed to Puerto Princesa for your mission. Continue to be with me and always keep our plan as we will travel from Manila to Puerto Princesa. Bless all my viewers. Please open the windows of heaven and let your blessings overflow to them. By the power of the Holy Spirit, we ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all.